Hi Connie, sinampulan ang isang barangay hall sa Maynila na isa lamang sa napakaraming barangay hall na mismong obstruction. Nasa bangketa sa Abad Santos ang barangay 235 na matagal na raw sinulatan ng DILG na mag-relocate na. Kasama ni DILG Undersecretary Martindino, si MMDA Chairman Danny Lim para mismong isupervise ang demolition. Umapila muna, Connie, si Barangay Chairwoman Mina Galang na bigyan sila na kahit isang linggo para makahanap ng lilipatan at mabaklas sila na maayos ang kanilang CCTV system. Hindi na pinagbigyan yon. Dapat matagal na raw nilang ginawa at hindi raw katwirang walang espasyo sa Maynila na paglilipatan dahil pwede naman daw magrenta ng apartment, pinapayagan daw yon. Warning daw ito sa iba pang barangay hall sa bangketo sa Maynila dahil sa susunod daw ay may kasama ng kasong dereliction of duty kapag na-operate sila. Sa Juan Luna naman, ito sa may Divisoria, sinalubong ng human barricade si Chairman Danny Lim. Sila yung mga vendors na na-operate din kahapon. In fact, for the past 2 months ay sila palagi yung binabalikan ng MMDA Task Force Special Operations. Galit na galit sila sa clearing operations doon kahapon, in particular dahil napakarami raw panindang nakumpiska. Kinausap sila ni MMDA General Manager Jojo Garcia at sinermunan sa ugali daw nilang pabalik-balik sa bawal tuwing umaalis naman yung clearing operations. Nais sila ipaliwanag na wala silang pepwestuhan, wala na silang mapupuntahang iba, kailangan daw nilang kumain din at magpaaral ng mga anak. Pinag-iisipan ngayon ng MMDA na baka naman pwedeng maglagay ng halimbawa window hours kung kailan sila pwede magbenta sa bangketa, kung kailan pwede. Total ay dialogue naman itong dinayo ng MMDA doon kanina. Balik sa'yo, Connie. Yes, Mark, sa pakadami nga ditong mga nakasagabal sa Maynila, no? Yung mga sinasabi nga natin, yung mga barangay hall, na ilan din yung mga barangay hall ba dyan, Mark, na nakikita natin may paglabag. Di ba, marami-rami rin yan in the past na report na rin natin. So lahat ng ito, nabigyan na ng babala. Oo. Actually, there are more than 800 barangay in the city of Manila, Connie. Mm-hmm. At sinasabi nila, dati itong kwenta na more than 60% of them ng bilang na ito ay nasa maling pwesto. Either nasa bangketa nakapwesto or either nasa kalsada na mismo o kaya ay informal settling yung ginagawa dahil talagang malaking problema ng syudad yung kawalan na espasyo sa mga barangay na ito. At ito ay actually primarily problema ng City of Manila. Kaya lang nagka-clash sila every time na meron ding mandato ang MMDA na i-clear ang mga sidewalk, na kumukontra naman dun sa mandato ng mga local government units na ito na magpatuloy ng kanilang operation para sa kanilang nasa sakupan at yung trabaho ng City Hall na hanapan sila kasi ng tamang lugar. Mm-hmm. Pero gusto kong highlight ni Yusek Dino yung naging solusyon. Dating kapitan din kasi si Dino sa Quezon City. Right. At problema niya rin dati yung wala siya talagang espasyo. Ang ginagawa niya raw noon, nagre-renta siya talaga ng apartment para magsilbing barangay hall ng kanyang barangay. Mas nakatulong ba na nandyan si Yusek Dino at syempre si chairman ng MMDA, no, para at least mas agaran silang sumunod dito sa pagpapaalis ng mga kumbaga illegal na nakapwesto ng mga barangay hall, Mark? Well, ang malaking diferensya lang na nandito yung mga ulo mismo ng mga ahensyang ito is yung mas batib, mas malakas, mas maingay yung mensahe. Correct. Na sa iba pang barangay hall na nasa maling lugar na seryoso. Kasi syempre kung ito yung Task Force Alpha, Bravo lamang na Yes, Mark? Hello, Mark? Okay, mukhang naputol po ang ating linya kay Mark Salazar.